And there's nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamawain ng lahat ng pagpupuri pa sa salamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. When you find that special someone, subayin nyo naman ang kapayapaan ng pagpapala habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa lahat po ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Luzon, Visayas, Mindanao, no, at sa buong mundo na inaabot ng programa natin ito. Catch a glimpse of paradise. At syempre para naman po sa lahat po ng mga kababayan po nating hindi pa po nagmumuslim, gabayan nawa kayo, patnubayan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Patnubay na kung saan magagabayan kayo dito po sa pananampalatayang Islam. At syempre po no, isang napaka mapagpalang pagkakataon. At syempre meron po tayong kasama, no, na kung saan magbabahagi ng kanyang buhay. Paano siya naging isang balik Islam? Paano siya yumakap sa pananampalatayang Islam? At ito po ay napakaganda po na pagkakataon, no? Kasi para po sa ating mga kapatid at sa mga kababayan natin, maririnig po natin ang napakagandang kwento kung paano siya ginabayan, sinatnubayan ng Allah dito po sa pananampalatayang Islam. Isa po siyang pulis, no? At hindi siya basta-bastang pulis dahil siya po ay isang opisyal, no? Siya po ay isang lieutenant, no? Siya po ay naka-assign ngayon sa Camp Crame, no? Diyan po sa Quezon City. Isa pong police at syempre isa po siyang nurse din, no? At kasalukuyan pong naka-duty po, naka-assign diyan po sa Campo Crame sa Quezon City. At syempre po, no, hindi na po natin patatagalin, no? At para malinig natin, para masaksihan natin, no, marinig natin mula sa kanyang labi ang kwento ng kanyang buhay kung paano siya ginabayan, pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala pong iba, ngayon po ang pangalan niya ay Lakina Mujahida. Siya po si Police Lieutenant Micaela Sakaging. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Isang mapagpalang gabi ito sa ating lahat, alhamdulillah. Masyaallah, alhamdulillah. Yan, no? At napaka-iksi ng kanyang pananalita. Pero Allahu Akbar, masyaallah. So, gusto po natin itanong sa kanya kung paano po siya naging isang balik Islam at ano po yung kanyang reliyon dati? Ano po ba yung ano po ba kayo dati? Kayo po ba ay dating Muslim na? Kasi sinasabi nila bakit nagbalik Islam? Ano ba ibig sabihin ng balik Islam o bakit ba tayo bumabalik sa Islam, no? Ano po ba yung ating pananampalataya dati? Ano po ba kayo? Katoliko ba kayo? Born again ba kayo? Iglesia ni Cristo? Dating daan? Saksi ni Jehova? Saksi ni Batman? Ano po ba? Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung tanong po sa atin ng ating kapatid na si Bashir Sakagi. Lahat ng reliyon na nabanggit niya, halos lahat yan ay pinanggalingan ko.
Sa tanong niya kung dati na ba akong Muslim, alhamdulillah, lahat naman tayo dating mga Muslim. Ngayon, tinatawag akong balik Islam. Bakit? Kasi nabinyagan ako sa ibang relihiyon, ibang pananampalataya tulad ng Katoliko. Ayan, dyan ako nabuhay, dyan ako lumaki sa pananampalatayang Katoliko, dyan ako namulat. Nagkaroon ako ng isip na sa pananampalatayang Katoliko ako. Tinawag akong balik Islam kasi nga, simula nung malaman ko ang katotohanan, matuklasan ko ulit ang katotohanan na ang tunay na relihiyon na nanggaling sa nag-iisang tagapaglikha ay ang Islam. Ayan, alhamdulillah, sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ako'y bumalik dito sa relihiyon ng Islam. Nagbalik loob ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. MashaAllah, Allahu Akbar, alhamdulillah. No? Eh, paano yun? Kasi dati, Katoliko kayo, tapos nag-born again kayo, nag-iglesia ni Kristo kayo. Ano po ba yung ayaw nyo at bakit nagbalik Islam kayo? Ano po naging dahilan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Actually, yung pagkakaroon natin ng paghahanap sa kung ano ba yung makapagbigay ng kapanatagan sa ating kalooban, yan nagtulak sa akin upang hanapin kung saan talaga ako magkakaroon ng kapanatagan. Sa napakaraming relihiyon na pinanggalingan ko, sekta ng Kristyanismo, isa na diyan ang JIL, ang Dating Daan, ang Victory, yan, nung college din ako talagang nanalig talaga eh, sa Victory Faith din. Bukod sa Catholic Church at saka Catholic Faith, nag-focus ako sa mga Christians at sa mga born again. Pero lahat ng mga yan, lahat ng mga pinanggalingan ko na yan, lahat dyan puro pere-pera lang. Talagang makikita mo lagi, mag-focus sila sa material na bagay, na nakakalimutan nila mag-focus sa kung ano ba talaga yung, kung ano yung dapat pahalagahan yung kabilang buhay. Ito kasi yung mundo natin, itong buhay natin dito, ito ay hiram lang. Tulad ngayon, ako nandito ako nagsasalita sa harapan ninyo. Paano kung pagkatapos itong pagsasalita ko na ito, bigla akong bawian ng buhay, biglang bawian ng buhay yung nakikinig sa akin, yung mga nakakapanood ito, biglang bawian ng buhay. Paano kung nandun tayo sa estado ng pamumuhay na nag-focus tayo sa material na bagay? Nakakalungkot at nakakatakot. Kaya alhamdulillah sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, narito ako ngayon isang matatag, inshallah, patatagin pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, na lagi naging maging isang tunay na Muslim, mamamatay akong isang tunay na Muslim, mananatili akong Muslim, inshallah, Allahumma amin. Allahu Akbar, mashallah, Allahumma amin. No, dati yung kwento mo na sinasabi mo, dati kang Katoliko, paano yun? Dahil kailangan mong sumamba dun sa sa kulay itim at kulay puti na sinasabing si Jesus Christ daw. Ano po ba yung katotohanan dun? Actually, for ilang years ba to? Huwag natin bagitin, malalaman pa yung edad ko eh. Tinatago natin. Allahumma amin. Yung pananalig ko dati, pananampalataya ko dati sa Katolisismo, sa Catholic faith, actually, noong kasing mga panahon na nandun pa ako sa ganung pananampalataya, ang barangay namin, may kwento ko lang ng konti po mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, tsaka sa mga Kristiyano mga kapatid ko din. Nung nandun pa ako sa pananampalatayang Katoliko, yung barangay namin ipinangalan sa deboto namin na si Nazareno, yung itim na Nazareno, pinangalan yun doon, ang barangay namin ni Lazareto. So, ang deboto namin talaga yung itim na Nazareno, kapag piyesta ng Quiapo, piyesta din sa amin. So, bilang isang panatikong Katoliko, na talagang deboto namin, deboto talaga akong Katoliko, isa ako sa mga, kumbaga, tinatawag natin mga relihiyosa. Active ako sa pag-asikaso sa simbahan, kapag may prosesyon, kapag mayroong mga gawain patungkol sa simbahan, sa aming deboto, isa ako sa mga nungunguna dyan para asikasuhin yung mga ganyang kalakaran. Matagal na panahon na talagang sumasamba ako sa mga bato, sa mga ribulto, at ako'y humihingi ng tawad sa nag-iisang tagapaglikha. Dahil nung nabasa ko mismo sa Biblia na ang Panginoon natin ay mapanibughuin, kaya huwag na huwag kang magtatambal ng kahit ano sa kanyang harapan. Huwag kang sasamba sa mga santo, naglunawa lamang ng mga tao, sa mga bato at sa mga ribulto na inukit lamang din ng mga tao, na nilikha lamang din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nagkaroon ako ng agam-agam sa aking paniniwalang Katoliko. Kasi kung makikita ninyo ha, ito hindi sa paninirang puri. Maging bukas ang ating mga isipan. Tanggalin natin ang ating pride. Kasi nung una ganyan din ako eh, kaya nahirapan akong hanapin ko saan yung katotohanan talaga. Kasi ayoko pang tanggapin dati na ang Islam ang tunay na reliyon. Nung tinanggal ko yung aking pride, alhamdulillah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may dahilan nito. Kaya narito ko ngayon sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah. Salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala.
tinanggal ko yung pride ko noon at inilawakan ko ang aking pag-iisip. Paano ako sasamba sa mga bato na hindi naman talaga makakatulong sa akin? Once pa nangyari pa nito, piyesta sa amin sa barangay, kasabay nga ng piyesta ng Nazareno, ng itim na deboto ng Katoliko, yung sa Quiapo. One time nagkaroon ng problema, nagkaroon ng brownout. Ngayon, dahil itim nga yung aming deboto, ay pag sa barangay namin, pag nawala ng kuryente doon, sobrang dilim. So ngayon, hanap ako ng hanap kung nasa na yung aming rebulto. Subhanallah, astagfirullah. Biruin mo yun. Hahanapin mo yung Panginoon na ginawa lang din ng tao. Sa halip na ikaw ang tutulungan niya, yung deboto na, yung itim na rebulto na yun ang hinahanap ko. At baka ka ako mawala. Subhanallah, meron bang Diyos na mawawala? Kaya nang simula nung mga ganong tanong sa isip ko, bakit ganito? Ang simbahan ko, sinabi sa Biblia, bawal sumamba sa bato, bawal sumamba sa rebulto, lalong bawal sumamba sa tao. Sasamba ka sa tao, ay ang tao namamatay din lamang. Ang santo nagkandamatay. Sino bang santo ngayon ang buhay? Subhanallah, astagfirullah. Kaya yun, alhamdulillah sa habag ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga ilang siguro, mga tatlong taon na siguro akong balik Islam, inshallah, abutin pa ng mahabang-mahabang panahon, abutin ko pa ang napakaraming Ramadan, napakaraming panahon para masamba ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala at narito ko ngayon sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masha'Allah, no? Napaka ganda, no? At yun yung gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gusto at sa ayaw natin, yun ang gusto niya, eh wala tayong magagawa. Wala sa inugot sa isipan natin, sa puso, sa isipan natin na tayo ay mag-Muslim, no? Pero ang Allah ang nagtakda dyan, no? At ang mahalaga dyan, ginabayan tayo, pinatnubayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. So, no? Bilang isang sinasabi natin, balik Islam ka na, balik Islam na tayo, ano po ba yung nakahikayat o nakita natin sa Islam at bakit tayo naging balik Islam? Bakit tayo yumakap sa pananampalatayang Islam? Unang-una kasi dito, bakit ba tayo naging balik Islam? Tulad nga nung sinabi ko kanina, naghahanap ako ng kapanatagan ng aking kalooban. Kung saan yung kaligtasan ng aking kaluluwa. Kasi noon talaga, before, sa iba kong pananampalataya, yung sa napakaraming sekta ng Kristyanismo na yan, hindi ko pinapahalagahan yung kabilang buhay. Hindi ko pinapahalagahan kung ilan ba yung Diyos ko. Although nagkakaroon ako ng katanungan sa aking isipan, yung bang si Jesus talaga, actually, sabi ko, si Jesus, napakagwapo nito, maaaring maging asawa itong ganitong itsura, meron bang Diyos na magiging ganun? Meron bang mga kapagsabi na ganun ang itsura ng Panginoon? Kaya ito, nung nabasa ko sa Biblia, sabi, sambay nag-iisang Diyos. Sinabi rin naman sa ibang sekta ng Kristyanismo, sambahin mo nag-iisang Diyos. Pero lagi tinuturo, bukod yung Ama, bukod yung Anak, lalong bukod pa yung Espiritu. So, nagkaroon ko ng kaguluhan. Ngayon, in the long run, naghahanap talaga ako ng kapanatagan. Nagpapasalamat din ako sa mga tao na nagkaroon ng ehemplo sa akin, na nagpakita ng mga katibayan, mga kasulatan, mga pamphlets, mga articles. Nagkaroon ako ng parang realization sa aking sarili. Nakita ko sila, pagka nagkakaroon sila ng problema, pag nagkakaroon ng kaunting kaguluhan, manalangin lamang. Dito sa Islam, makikita mo talaga kung manalangin ka ng solemn. Pagkatapos mong manalangin, pagkatapos mong isuko lahat ang Allah sa lahat, ang lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos mong manalangin, nagkakaroon ka panatagan. Samantalang noon sa akin dating mga paniniwala, pananampalataya, although nakakaiyak ka, pero hindi ka ba rin makakasure na tapos na lahat yung problema mo. Samantalang dito sa Islam, pag nanalangin ka, alam mo kasi, direkta kang nananalangin talaga sa nag-iisang Diyos. Wala na kung kani-kanino pang istasyon ka magsasabi. Yun, dito sa Islam, alhamdulillah, ako isang balik Islam, proud na proud ako dyan. Kasi dati talaga, parang nahihiya pa ako magsabi na balik Islam ako. Pero ngayon, simula nang nalaman ko katotohanan, habang tumatagal, wala tayong ibang gagawin kundi yakapin ang Islam. Kasi ito lang sasabi na nagtuturo talaga dito ang katotohanan, nag-iisang Diyos, nagkakaroon ka ng kapanatagan kasi kilala mo kung sino ang Diyos. Alhamdulillah. Masha'Allah, Allahu Akbar, Masha'Allah. So, Allahu Akbar, no? At yan, mga kababayan. Kailangan lang natin, kinakailangan lang natin ay magbukas lang yung puso at saka isipan natin. Kasi wala tayong ibang pupuntahan pag pinag-aralan natin ang katotohanan. Talagang makukuha natin, makakamit natin ang katotohanan. Matatagpuan natin.
Ang kailangan lang natin, yun, buksan natin yung puso at isipan natin. Kasi ang Diyos, hindi tayo igagabay sa mali. Eh. Di ba? Igagabay niya tayo sa tama. Kaya, kung ako sa inyo, mga kababayan, halina po kayo. Nakabukas po yung napakalaking pinto sa pananampalatayang Islam. No? Welcome po ang lahat po dito. Kapag kayo, sinaraduhan kayo ng isang pinto, isipin nyo, ang Islam nag-aantay ang ating dakilang tagapaglikha, ang Allah, napakaraming pinto at malalaki at welcome na welcome po kayo. Diyan po mga kababayan po namin. Masha'Allah. So, ngayon, dahil balik Islam na tayo, ano naman po yung masasabi natin sa ating mga kababayan? Para na sa ganun, baka sakali, patnubayan din, katulad ng pagpatnubay sa'yo, sa'kin, sa ating lahat. So, paano yun? Sige, invite mo yung mga kapatid natin. Hindi tayo nangihikayat para dumami yung Muslim, ha? Hindi naman tayo marami kailangan dito. Tayo na nangailangan sa tagapaglikha, okay. Hindi tayo ang kailangan ng tagapaglikha. Yan ang ating tatandaan, ha? Sa pagpasok mo sa isang relihiyon, isipin mo at ito pag-aralan mo kung ikaw ba ang kailangan ng relihiyon o ikaw ang nangangailangan ng relihiyon. Yan ang una mong tatandaan pagpapasok ka sa isang relihiyon, isang pananampalataya. Kahit naman sa ang bagay, isipin mo muna, ikaw ba ang nangangailangan dito o yung pupuntahan mo? So, dahil ako ang nangangailangan dito, alhamdulillah, hinanap ko kung saan ba ako magkakaroon ng kaligtasan. Kailangan ko yun eh. Kailangan ko yung kaligtasan ng kaliluwa ko. Kaya ito, alhamdulillah, sa mga kababayan ko, sa mga kapatid ko, sa mga mahal ko sa buhay, na nagpapahalaga sa kanilang mga kaliluwa, alisin natin yung ano, yung, kumbaga, kasi nagkakaroon ng stigma eh, tsaka yung, tawag dito, ano bang term dito? Yung parang nagkakaroon ng isang pananaw lang patungkol sa mga Muslim, yung sinasabi nila terorista. Huwag po tayo magpadala sa mga ganong sabi-sabi, mga ganong kuro-kuro. Panilirang puri lamang po yan. Dahil sabi nga nila, kapag sinisiraan ka, ibig sabihin niya ng katotohanan. Kaya gano'n. Dito sa Islam kasi, dito mo mapapatunayan talaga na narito yung kaligtasan. Ako bilang pulis, hindi naman ako basta-basta susuong dito dahil kasi nga alam ko bilang pulis dati, sabi nila masasama ang mga Muslim. Pero nung ako na mismo naging Muslim, ay isa na ako sa nagagalit niyo sa nagsasabi na masama ang Muslim kasi hindi ako mananatili dito kung pangit ang katuruan ng Islam. Kaya sa mga mahal ko sa buhay na naghahanap ng katunay na kaligtasan, ng kapanatagan, try po ninyong pag-aralan ng Islam. Wala naman pong mawawala eh, natatry nga natin mag-aaral ng TikTok dyan eh. Diba yung iba nag-aaral ng TikTok? Nag-aaral kung paano magbukas ng FB. Mga walang kwentang bagay yan. Puros magpakakapagpadala sa atin sa mga kapahamakan niyang ganyan. Kaya ito, kung gusto niyo kaligtasan talaga ninyo ng tunay na kaligayahan, hindi lamang dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay, pag-aralan ninyo ang Islam. Tanggalin po natin ang pride. Yan ang unang-unang inilalagay ni Satanas sa ating mga puso, ang pride. Tanggalin po natin yan at buksan ang ating isipan. Ang utak nilagay sa pinakamataas na bahagi ng katawan upang gamitin sa pinakamataas antas ng paggamit. Ito hindi nilagay sa paa upang apak-apakan. Inilagay sa ulo, paunahin ang ulo, pag-isipan ninyo kung ano talaga ang mga kabuti dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Yan lang po, alam mo. Masha Allah, Allahu Akbar, no? Napakaganda po, no? Pwede mo rin invite yung, ano bang masasabi mo sa mga, lalo na sa mga kapulisan, sa mga kasama natin sa government, ano bang pwede mong i-advise sa kanila para na sa ganun, baka marami tayong balik Islam, may mga general na balik Islam, alhamdulillah, no? Kahit sa ang ahensya, NBI, NAPULCOM, military, meron, marami mga balik Islam, so yung mga hindi pa nagagabayan, tapapatnubayan, so anong masasabi mo sa kanila? Sa mga kapatid ko po dyan, sa serbisyo, sa mga kabaro ko dyan, sa mga frontliners dyan, sa mga nasa gobyerno dyan, na mga balik Islam, mga born Muslims daw, lahat naman tayo born Muslims, inaanyayahan ko po ang lahat na patuloy tayo mag-aral patungkol sa Islam. Hindi po porket tayo, ako, nag-shahada, halimbawa, nag-shahada ako kanina. Nag-Muslim. O, nag-Muslim ako kanina. Yun na yun. Hindi po matatapos doon. Kasi hindi naman po pwedeng alam mo lang ang pangalan ng Allah, yun lang. Sino ang Diyos mo? Ang Allah, alhamdulillah, sadyan dapat po yun. Pero ano po yung mga kaakibat na mga pag-aaral patungkol doon? Paano mo sasabihin na ikaw ay Muslim? Paano mo papakita na ikaw ay Muslim? Kaya po yung mga kapatid ko dyan, ang mga balik Islam, yung mga katribo ko dyan, ang mga Maguindanon, mga
Maranao, Yakan, etc. Tausug, Iranon. Napakarami po natin mga Muslim, alhamdulillah. Tayo po'y patuloy na mag-aral. At bukod sa pag-aaral natin, kung ano napapag-aaralan natin, isabuhay po natin. Hindi po pwedeng tayo lang nakaalam, sosolohin na natin. May pananagutan po tayo sa ating mga nakakasalamuha, sa ating mga kaibigan. Tulad po ng sinasabi ko sa tuwing magkakaroon po ako ng pagkakataon na makapagsalita sa ating mga kapatid na hindi pa Muslim at mga Muslim, tayo may pananagutan sa ating mga kaibigan. Kasi nga, paano kung halimbawa, ito na araw ng paghuhukom. Sinabi ko ito sa nakaraang symposium. Ito na yung gate, oh, gate ng paraiso. Hahakbang na lang ako papasok sa paraiso. Biglang may sumigaw doon yung kapitbahay ko, halimbawa si Pulan. Ay, ya Allah, bakit papapasukin mo yan si Mujahida? Eh, ang tagal ko pong naging kaibigan yan. Eh, hindi naman na niya sinabi sa akin, ikaw pala, ya Allah, ang tunay na Panginoon. Hindi tuloy ako maliligtas. Subhanallah. Biruin mo yun ha, ang tagal mong kaibigan, hindi mo pala na pagsabihan man lamang ng kung anong tunay na reliyon. Hindi mo malang nabanggit sa kanya na bawal akong kumain ng baboy kasi Muslim ako. Hindi mo lang pinaliwanag kung bakit. Kaya po tayo mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ito hindi po ito pang mamaliit sa ating mga hindi nagpapalaganap ng katuruan. Ito po ay paalala una sa aking sarili. Kasi minsan nakakalimot din po ako, nagiging focus ako minsan sa iba-ibang bagay, etc. etc. Kaya po humingi tayo ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala kung nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali. Kaya po ito ay panghihikayat, pagpapaalala, una sa aking sarili, pangalawa sa inyo mga mahal kong kapatid sa Islam, na iparating natin ang tunay na katuruan ng Islam. Iparating natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ito po yung ating pananagutan. At inshallah, kung tayo makapagdawa o makapagbigay ng katuruan, ng kaalaman patungkol sa tunay na kagandahan ng Islam, at tunay namang napakaganda po talaga ng Islam, ay ito yung maging mabigat na titimbangin sa ating mga mabubuting gawa pagdating ng araw. Inshallah, Allahumma amin. Allahumma amin. Masha'Allah, tabarakallah. Napakaganda po, no? Talagang, kung pwede lang, kaya sa napakahaba na, pero gusto pa nating marinig ang maraming kwento, pero alhamdulillah. Inshallah, magsama-sama tayo, hindi lamang dito sa mundo, at syempre, lalo't higit sa kabilang buhay, sa paraiso na ani ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre, sa mga kababayan po natin, no? Lalong-lalo po yung mga kakilala po natin. Buksan niyo na po ang isipan niyo at ang mga puso ninyo para lang sa ganun. Eh, baka sakaling gabayan at patubayan din kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at magsama-sama tayo dito sa iisang relihiyon, iisang mundo na ating kinalalagyan, iisang Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala at iisa na kung saan patutunguhan natin sa paraiso na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong sumasampalataya sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At syempre po, no, ito po ang inyong abang lingkod, Bashir Sakagi. Iniiwan po namin sa inyo ang pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. There's one thing of which there's no doubt.